And so what's up guys? So panibagong content na naman tayo dahil merong bagong ML hero ngayon na sobrang nire-request sa atin na i-trade daw natin at gusto nilang malaman kung ano nga ba yung thought natin sa bagong hero na si Chip. Yeah, so this is the first time din na makikita at matatry ko tong bagong hero na to. So, tignan muna natin yung kanyang skills. So, yung kanyang passive. Yes, snack time. Chip starts eating potato chips. Once every 2 seconds when out of combat. Regenerating HP equal to 300 plus 15% of lost HP after finishing a whole bag. Requires 4 bites. After eating a bag of chips, oh my god! Chip will be full and cannot eat again for 5 seconds. The bite count will be saved if he enters combat before finishing a whole bag. Oh my god, grabe! Punto! Ano ba itong character design nyo? Mahilig pa sa chichirya yung gumawa nito. So, in short, sustain to para kay Chip. Itong ano na to, itong passive na to. So, kanyang first skill is Crash Course. Pinakulong no 5.5 seconds. Chip ramps his hovercraft into the ground, dealing magic damage equal to 150 plus 5% of target's max HP and applying Chip's mark on enemy hero's hit. Chip gains shield upon hitting an enemy hero, which increases by 20% for each additional enemy hero hit. Chip's next basic attack will become ranged and also hit all nearby enemies with Chip's marks, detonating that mark to deal and stun each target for 0.6 seconds. Wow. Tapos pag pinataas mo yung level niya, bumababa yung cooldown. Mamaya tatry ko in-game. Bababa yung cooldown, tataas yung skill cost, base damage tumaas. Base shield ang taas. 800 at max level. Extra damage ang taas din. Parang ano agad to ha? Parang good for XP lane ha? Nakikita ko na agad ha? Parang good for jungle din to ha? But we'll see kung carry nga ba niya mag-wave clear sa XP or sa jungle. So, second skill. Oh, so, apat ang skills niya. Overtime, 50 seconds cooldown. Chip rushes for 2 seconds, gaining up to 65%. Movements, extra movement speed after which he maintains the max speed for 2 seconds. Chip next basic attack will cause him to charge at the enemy. What the fuck? Parang OP. Wow, parang yung cooldown, naban leveling, skill cost, and base damage tumataas. So, highly likely hindi itong imamax natin. Highly likely itong per skill. So, ano to? Extra movement speed. So, parang kay Hylos or ano, healed or something. Shortcut, 60 second cooldown. Chip drops the main portal to an enemy hero. Chip drops the main portal to an enemy hero. Dealing magic damage and slowing by 10%. The main portal deals 2 times the damage and slow effect after a delay. Meanwhile, he creates a connecting portal near allied heroes. 10 units away and behind the allied base. The main portal and connecting portals last up to 15 seconds. Connecting portal heroes on both teams can teleport from connecting portals to the main portal and allied heroes gain burst movement speed. Main portal inherits 70% of Chip's attribute. Heroes can stand on the main portal for 2 seconds to return to the they came from. So pwedeng basagin. Pwedeng basagin yung portal ng kalaban. Chip has 4 picks beacons on the map when the battle starts. Chip can stand on a beacon to enable this skill and then use it to teleport to any other beacon. Wow. So parang meron siyang libreng SSD Logi. Kaso sa picks location lang. Yeah, so huwag natin patagalin pa. I-try na natin siya agad. Kasi mas maintindihan natin ito pag sa hindi na natin tinday. So tank. Yan, sige. Standard ano lang tayo. Standard tank lang. Yan, mukhang feeling ko ano ito. Concussive blast to. Kasi meron siyang mapa-increase ng movement speed at the same time meron siyang gap closer na per skill niya na parang minotaur or something. So, testing lang natin siya. Try natin ng level 1. For sure, ito yung crash course. What? Walang bilog? Bakit walang bilog? So, melee si Chip. Okay, sa area lang. Parang si... Ang bilis ng cooldown na... Parang OP nung part na yun ah. Kasi hindi na magkakaroon ako ng shield. Tapos tumataas per enemy hit na... Per enemy na matatamaan ko.
So kung ano, isa ang matatamaan ko, additional 25% shield. So kung apat ang matatamaan ko, additional 100% shield. So ibig sabihin, kung level 1, 300 shield ang binibigay, kung additional 100%, additional 300. Diba? Kung max level naman to, 800 shield siya, pag apat ang natamaan ko, additional 800 pa, so 1.6 na shield. With a very low cooldown na 5.5 na bababa pa up to 4 seconds, pag na-max na siya, wala pa tayong cooldown reduction yan. Chip next basic attack will become range and also hit all nearby enemies. Ayun! Pag natamaan lang yata ng mark, yun lang yung maano. Tapos, second skill, ayun yung ano niya. So, gumagana yung ano per skill flicker. Pag ano lang, pag nakatayo ka lang, tapos, per skill flicker, hindi mo siya mapapagana. Kailangan, gumagalaw ka. Gets? Kasi pag nakatayo ka lang, parang ano, parang wala siyang delay. Literal na pagkapindot mo, tumatalo na siya agad. Look na yung sina difference, oh. Medyo mahirap. Ayun, no, ganun, no. Kailangan naglalakad ka. Pero ingat lang kayo sa paggawa, ano na. Huwag nyo nalang gawin. Gumagana siya pa minsan, pero hindi consistent. Baka masayang lang flicker nyo. Mag-flicker, ano na lang kayo. Mabilis lang naman mapatama. Ganun nyo na lang, oh. O speed up. Yan, cheap rushes for 2 seconds. So, 2 seconds siyang may heal. Yan, yung passive niya yung heal, eh. Ayun. Oh my jungle god! Yan, jungle? Jungler, ano to? XP! Pwede rin naman sa post part. Tapos gagawin mo, tapos additional stun pa. Ay, ang OP, mami. Imagine mo, meron ka ng shield, meron ka ng movement speed, meron ka ng stun. May knockback ka pa. Chip can stun on a beacon and enable this skill and then use it to teleport to another beacon. Ah, ayun na, may mga numbers sa map. Ito number 4. Number 1, number 2, number 3. So, sanayin natin pumunta ng number 4. Kunwari, imagine I'm an XP laner. Punta ako sa 4. 40% cooldown. Wow, ang bilis ng switching ng lane, no? Ang bilis ng backup sa gold lane. Sa blue buff. Sa invade din. So, imagine, no? Kunwari, nasa ano ka? Nasa top lane ka, nasa gold lane ka. Tapos, nag-i-invade yung jungler nyo. Ng blue buff. Oh, Chip is here. What the fuck? Just imagine the possibilities. Nung ano? Nung teleport niya. Kung gano'n siya kabilis bumakap sa mga clash. Tapos ang masama pa doon. Ang masama pa doon. Diba makaka-ano na siya? Makaka-teleport na nga siya agad sa ano? Sa... sa ibang lanes. Sa lahat ng lanes. Kung nalapunta ako sa gold lane. Tapos pagka-teleport ka, meron pa ako napakabilis na movement speed. So literal na ang bilis yung bumakap. Craft main portal sa enemy hero dealing damage and slowing them the main portal deals 2 times the damage and slow effect. Kasi ito medyo baka hindi ko ito matry. Kailangan ko matry sa RG ito. Ayan, no, may HP na babasag. Ah, gets ko na yung SS. Bali, pag ginamit ko ito sa SS sa kalaban, magkakaroon ng portal dito and then may lalabas na connecting portals sa mga kakampi ko. Sa mga kakampi ko, tsaka sa allied base, meron din. Right. Yan o, meron din dito sa allied base. Yun yung nababasag? Oo, nababasag yung SS niya na to. Tapos, pag inamit ko siya sa kalaban, kasi wala akong kakampi ngayon eh. Pero pag may kakampi ako, magkakaroon ng portal sa kakampi ko lalabas. So, dyan sila pwede, pag kumasok sila sa portal na yun, dyan sila lalabas. Sa inessesan ko. Lahat ng kakampi, I think magkakaroon ng ano, ng portal, ng connecting portal. So, pwede rin pala mag-teleport yung kalaban doon sa portal na yun. Yung alay na papasok doon sa connecting portal, magkakaroon siya ng 1.5 burst movement speed. Tapos, tapak lang sila ng 2 seconds dito sa ano, sa main portal kung gusto nilang bumalik dun sa connecting portal. For sure, maraming ano nito. Maraming gagamit nito. Na-imagine ko na. Mga playmakers, especially mga team na mahilig gumawa ng cheese strat. MPLindo teams, sure ako, ano to. Magiging mabenta sa kanila to. MPLPH teams, objective type. Main objective. Sa mga invade. Yung mga matatapang na team na mahiling mag-invade, something like Aircore or something, possible na gumana sa kanila to sa pang-invade. Ang OP sa kanya, why sa lang mo kung ano?
Yung passive niya. Ayun, no, kumakain siya. Kita mo? Ayun, no, nare-regen siya. Ayun, no, kumain na siya ng potato chips. 4 times. Ayun, the chips is full for 5 seconds. Tapos kakain ulit siya ng potato chips 4 times. Ito. Ay, ang OP nga ng ano niya. Ng pang, di ba OP yan sa panggugulo, ganun? Oh, see? Putang ina ang character design niyan. Chips! Kasi nga, mahilig sa potato chips. Grabe, super open ito, promise. Ang daming potential nung ano na to. Nung character design niya. In fairness, ano naman siya kakaiba, unique. But you know, ano pa ako, medyo 50-50 pa din ako sa kanya actually. Pero ano, mukhang nakakatuwa siyang gamitin. As in, kasi bago yung mechanics eh. Kung mag-aiba sa other MOBA games, parang wala masyado ganitong klase ng mechanics. So ayun ang first impression natin. Yung comment down below nyo lang kung ano yung tingin nyo rin kay Chips, aka Potato Chips. So yeah, thank you so much for watching. Yung kita ka sa mga live stream namin. I will be sure to try this Potato Chips. Yeah, thank you.